Welcome to my channel. So ngayon, i-share ko sa inyo yung na-experience ko using Beat Hair Removal Cream. Ito siya. Ayan. O, diba? Meron itong dalawang variant, guys. Isang sensitive skin, isang normal skin. So, ang presyo nito, guys, ay 149 pesos for 25 grams. So, ayan. Medyo affordable din naman. Sasabihin ko sa inyo kung okay ba itong product na ito para sa mga nagbabalak gumamit ng product na ito. Okay, guys. Ganito yung itsura niya. Ayan. Yung normal guys, kulay green siya. Tapos, ganito yung itsura niya. Ayan, may pagka-yellowish yung itsura niya. Ay, sayang. Ay, yung amoy naman niya. Parang amoy salon at amoy deodorant. Tapos, ganito yung itsura niya. Ganito siya kaliit. Pwede siyang dalhin kahit saan. Halimbawa, gusto ninyo mag-outing and then di kayo nakapag-shave ng kilikili, hindi kayo nakapag-pawax, ganon. Pwede nyo tong gamitin. Anyway guys, isingit ko lang. Papalo naman po ako sa aking FB page, sa aking IG, and maging sa TikTok. Thank you! Kapag binili nyo tong product nito guys, meron siyang kasamang box na ganito. Tapos yung information naman na makikita nyo dito, meron din naman dito. Parang siyang style na toothpaste, parang ganon. Yung sensitive skin nila guys, meron siyang aloe vera and vitamin E. So ginamit ko to sa kilikili ko, dun sa mga sensitive dyan or para sa mga maarte. Skip nyo po tong part na ito kasi ipapakita ko po sa inyo yung kilikili ko, yung mabuhok kong kilikili at saka yung application at saka yung pagtanggal. Kumbaga yung pag-remove nung cream, nasasama kasi yung buhok doon. Kung medyo sensitive kayo, skip nyo tong part na ito. So, ayan. Ganda yung tsura niya, guys. So, yung application, i-apply mo sa kilikili. Pwede naman direct ito, i-apply mo sa kilikili. Tapos, ikakalat mo using spatula. Kaso wala yung spatula niya, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. So, ipapakita ko sa screen yung pag-apply ko. Ganyan pa yung nilagay ko, tapos sinispread ko lang siya using spatula. And then, maghihintay ka lang ng 5 minutes. Ngayon, kung maliit lang or maninipis lang yung buhok mo sa kilikili, pwede na yung 5 minutes. Tapos, kung medyo makapal naman yung buhok mo sa kilikili o medyo madami, pwedeng hanggang 10 minutes, pero wag nang sasobra ng 10 minutes. Kailangan mag-alarm ka din para hindi siya sumobra sa 10 minutes. Kasi baka makiirita siya, ganyan. So, ganito yung itsura niya nung tatanggalin ko na siya. Using spatula, pwede munang gawin mo. I-try mo muna dun sa maliit na part ng spatula kung okay na ba, kung matatanggal na ba, or sasama na ba yung buhok kapag tinanggal mo yung cream. Ngayon kung sasama na yung mga buhok, pwede mo nang tanggalin, pwede mo nang gamit yung mas malaking part nung spatula pang tanggal nung mga buhok. Pwede din namang cloth, guys. Meron akong kakilala, cloth yung ginagamit niya. Bimpo, pwede din yon. Damit, pwede din siyang pang tanggal. Makikita nyo, guys, ang dami o mahaba yung buhok ko sa kilikili kasi ilang months kung hindi binubunutan yan. Kasi nagpa-pluck nga ako ng buhok sa kilikili. Kasi nga lang nag-stop na ako, sobrang dalang ko na lang gawin. Pinapahaba ako ng sobra para kapag nag-pluck ako, madalang na lang. Kasi nagkaka-chicken skin ako. Hindi din naman ako sanay mag-shave. Kasi feeling ko mas mangingitim yung kilikili ko. Hindi din ako nag-wax kasi medyo masakit. Hindi ko siya hiyang. Hindi ako marunong mag-wax. Meron akong ginawang video sa pagwawax kasi hindi ko mai-upload kasi piling ko napaka-epic ng video na yon. Tapos ginamit ko nga tong shaving cream na ito. Makikita nyo naman na effective siya. Although merong mga iilan na buhok na natitira, hindi lahat natatanggal niya, pero effective tong product na ito. Pwede siya, guys. Kaso nga lang, after 2 days, nakita ko na humahaba na ulit yung buhok ko sa kilikili. Parang meron na ako nakakapang patubong buhok. Parang 2 days lang humaba na ulit yung buhok ko sa kilikili. Kasi parang napanood ko sa commercial nila dati na malalim-lalim yung matatanggal niyang buhok sa kilikili kapag ginamitan mo siya ng bait. Pero ito guys, 2 days lang, bumalik na yung buhok ko sa kilikili. Okay siya guys sa legs, sa arms, underarms, and bikini line. And then guys, kung meron kayong mga removal na ginawa, removal session, mga ganyan, IPL, mga ganyan, 72 hours yung hihintay ninyo bago nyo gamitin tong cream na ito. And nga pala guys, dito sa kabilang kilikili ko, meron akong konting hapde na nakita. Parang medyo mahapdi-hapdi siya. Nung, siguro dahil sa spatula. Nung ginamitan ko siya ng spatula, parang siguro medyo madiin yung ginawa ko. Banayad na lang yung gawin ninyo guys. Pwede din siyang upward or downward. Halimbawa, yung tubo ng buhok ninyo pababa, pwedeng pataas yung paggamit nyo ng spatula para talaga medyo malalim yung buhok na makukuha. Pwede din namang pababa, kumbaga yung kung paano yung patubo niya, halimbawa pababa yung patubo niya, pwede namang paganon yung gamit nyo ng spatula. Trinay ko din siya sa legs ko guys kasi hindi ko na siya na-videoan and okay din naman siya sa legs kasi mas makapal yung buhok ko sa legs. Tapos medyo hinabaan ko ng oras. Tapos huwag niyo siyang sobrang tagal gagamitin ha sa legs.
kahit na sobrang kapal pa niyan, huwag kayong mag-exceed ng 10 minutes. So guys, basahin muna natin dito yung mga explanation niya, yung mga precaution, mga ganyan. So sabi niya dito, nakaka-hydrate siya ng skin. Sabi niya dito, beautifully smooth skin in just 3 steps. Before using, please read back precaution carefully. So meron siyang precaution dito, nababasahin natin mamaya. Pero sabi dito, step 1, using the curved part of the spatula, spread the BT cream evenly to fully coat the hair. Tapos step 2 naman, leave the cream on your skin for 5 minutes and then use the spatula to remove gently a small test area of cream. If the hair comes away easily, use the wider or narrower end of the spatula, depending on the body part, to remove the rest. If your hair is more stubborn, you can leave the cream on for up to 10 minutes in total, but don't leave it any longer. Actually, yun yung sinabi sa inyo. Rinse your skin thoroughly with water to remove the cream completely and then dry. Precaution naman niya dito guys, not suitable sa head, face, eyes, nose, ears, around the anus, genitals, and nipples. Do not use on varicose veins, scars, moles, fatty, broken, irritated, sunburned skin, or on the skin that has an adverse reaction to hair removal cream in the past. Halimbawa, meron kayong mga hair removal cream na ginamit dati, medyo nag-react kayo, so kailangan mo na mag-patch test kayo gamit tong product na ito. After 24 hours, kung wala naman naging epekto yung pag-patch test nyo using this product, pwede na siyang gamitin sa buong katawan ninyo. Pero kayo naramdaman na parang itchy, tingling, parang mga ganong experience na parang hindi kahayaya, i-wash nyo na siya agad, tapos kung meron namang burn, may mga talagang medyo malalayong nangyari, syempre magpa-doctor na kayo. Then kung ginamit nyo naman tong product na ito guys, huwag muna kayong magbabad sa araw for 24 hours, huwag muna kayong maglalagay ng deodorant or kahit anong product dun sa shinave ninyo. Then kung meron naman kayong ingredients na iniiwasan, eto po yung mga ingredients niya, sana makita sa camera. Para kung sakali man, ayan, maiwasan po ninyo yung paggamit ng product na ito. So guys, ito naman po yung mga nagustuhan ko using this product. Parang walang masyadong dudugo. Diba pag nag-wax tayo, may part na dumudugo. Yun yung kinakatakot ko, tsaka yun yung iniiwasan ko talaga pag nag-wax. And then cuts naman, kapag gumamit tayo ng razor, kapag nag-shave tayo, yun din yung iniiwasan ko. Painless din ang paggamit ng cream na ito, wala kang mararamdaman, especially kung wala naman or hindi naman sensitive yung balat mo. Medyo affordable din tong product na ito, compare natin sa ibang products, mas okay siya compare sa shaving, sa waxing, at saka sa plucking. Mas okay siya actually, kaso nga lang, mas okay yung plucking kasi mas matagal kasi tumubo yung buhok ko sa kilikili. Yun nga lang, nagkakaroon ako ng chicken skin. Okay din siya, nakaka-moisturize din siya ng kilikili. Unlike kapag nagsishave ako ng kilikili guys, parang dry. At saka kasi kapag nagsishave ako ng kilikili guys, kapag binanlawan ko na siya after ilang oras, may mararamdaman talaga akong hapde. May mga part na parang hindi nakikita ng naked. Pero nakat siya nung nag-shave ako. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito guys, easy to use siya. Which is good of course. May dalawa lang ako hindi nagustuhan dito. Yung amoy niya hindi ko gusto. May pagka-amoy siya ng deodorant tsaka ng amoy salon. Yung mga pangriban, ganon. Yung pangalawan guys, may natitirang buhok sa kilikili ko. Hindi lahat parang natatanggal niya, ganon. At saka hindi siya tulad nung sinasabi nila na nasa commercial na parang malalim-lalim yung buhok na matatanggal niya. So hindi din siya ganon ka-accurate. At i-add ko lang guys na okay naman yung naging experience ko sa paggamit nito, pero mas pipiliin ko na lang mag-IPL. Hindi na siguro ako bibili ng product nito. Okay na yung na-try ko siya at na-experience ko siya, at based on my experience, hindi ko na siya uulitin, pero guubusin ko yung natira dito na cream na meron ako. Kung gusto niyo guys na matanggal yung buhok niyo sa kilikili o sa kahit anong parts ng katawan ninyo, mag-IPL na lang tayo. Gagawin ko yun ng review. Hindi ko alam kung mauna to or yon. Basta hanapin nyo na lang sa mga videos ko. Gagawa ko ng video patungkol sa IPL na pangtanggal ng buhok sa kilikili forever. O, diba? Bongga yun. So, yun lang guys for this video. Sana nagustuhan nyo itong video na to. At sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo, please like this video. Comment below. At syempre, wag na wag nyo kakalimutang mag-subscribe. Bye!